Magandang umaga po sa inyo. Alam niyo po, ako po ay nakakaramdam na ng pagod dahil mahigit isang buwan na po ako nag-humanitarian. Wala naman po akong ibang hinangad kundi ang makatulong sa ating mga kababayan. Minsan hindi ko hinangad yon na manakit ng tao. Ngunit ang akin lamang pong pinagtataka ay sa kabila ho ng aking pagtulong ay napakarami ho talagang gusto kong pabagsakin. Kung ano-ano na ho yung ganyan lang ginagawang pamamaraan para pabagsakin ako, meron dyan yung kunyari ay kakampi ko bago'y hindi ko naman ho nakikita at nakakausap bago'y sasabihin na minaliit ko siya. So hindi ko alam yan. Yan ay mga vlogger. Una-una, respeto ko kay Ate Perlita at saka kay Ate Pinky. Pasensya na po kayo. Pati na rin kay Manong Nonong na yung kanya pong kaluluwa ay sana'y sumalangit mga po. Pasensya na po. Ayoko po talaga magbigay ng kahit anumang komento. Pero may mga bagay ho na hindi ko na ho kayang dalin ng aking puso. May mga bagay na hindi na ho kaya ng dibdib ko. Apektado rin ho yung mga kapatid ko. Sa ina at yung ate ko. Apektado ho eh. Unang-una ho, mga kapatid, huwag niyo pong itikit yung pangalan ko kay Senator, Amy, kay Bongbong, kay dating Senador Bongbong Marcos at kay First Lady. Huwag niyo pong itikit. Unang-una, wala po silang kinalaman sa aking ginagawa. But for God's sake, meron lang ho akong gustong sagutin. Ito pong matanda na ito. Ang kanyang ginagawang pagtulong sa kapwa-tao. Marami ang naniwala na totoo ang kanyang pagiging philanthropist. Milyong-milyong piso daw ang pinamimigay niya bilang tulong. Tatang, 5 video nyo ho na ginawa ang narinig ko na. Iba't iba na. Uulitin ko, hindi ho milyon lang ang nagagastos ko. Milyon-milyon ho talaga. Sobrang laki. Ngayon kung hindi mo pa rin ho nakikita, magpasalamin ka muna. Ha? Ang hindi lang ho maganda, may sinabi ho ito na ang anak daw ho ng Pacifico Edralyn Marcos. Sumalangit na po ang kaluluwa ni Ma'am Lloyds. Pasensya na po kayo. Ate Pinky, Perlita, ayoko talaga magsalita ng ganito. But I have to put this on end kasi nasasaktan na ako eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman ay makatulong sa ating mamamayan. Hindi naman ako namumulitika, tahimik naman yung huyong buhay ko. Pati ho yung aking inay na hauungkat pa. Ayoko na hong palabasin ang aking ina. Pero kung kinakailangan siya ay lumabas, lalabas ho siya. Ako ho'y napapagod na. Ibinuhos ko na ho yung buhay ko para sa pagtulong sa ating mamamayan. Okay. Sinasabi ho ng matandang ito, ako daw ho yung hustler. Oo, hustler ako. Sa pagtulong sa kapwa ko. May isa hong coach na sinasabi na ang ginagamit ko daw ho ay pera ni Bernard Chong. Coach, kung sino ka man, ayaw na kitang pangalan. Ano ba pangalan mo? Si Bernard Chong ang may utang sa akin. Kahit pumunta ka sa kanya, ha, at magtanong ka. At kapag sinabi niyang walang utang sa akin, pag-uuntugin ko kayong dalawa. Okay? Ilalabas ko sa iyo yung mga dokumento na si Bernard Chong pa ang may utang sa akin. So, manahimik ka, Coach Jared. Okay? Tapusin na natin to, for God's sake. Itong akusasyon na matandang to, ang dami ko narinig na ang sasakit na salita na pinagbibitawan na matandang to, na ako raw ay isang hustler. Hustler ho ako sa pagtulong sa kapwa-tao. Dahil magmula ho nung nagkaisip ako, nang 22 anyos ho ako, wala na ho akong ginawa kundi mag-humanitarian sa sarili kong kakayahan. Ako lamang ho ay nabigyan ng Panginoon na sapat ng kaisipan, masipag na katawan, kaya ho ako'y umunlad ng ganito. Siyempre, kasama na rin ho yung mga ibinigay sa akin. Ngayon, kung sinasabi nyo na tatlo lang ang anak ni Pacifico, Edralyn Marcos, o sasabihin ko sa iyo, 6. Pwede ko pa hong pangalanan lahat ng 6. So, kung hindi mo alam, take yung source mo. Yung source mo yung fake. Natatawa ho ko sa inyo, tata. Patikin nga ulit yung mukha ni tata.
Nag-umpisa siya ng YouTube channel noong March 20. Ah, ayan na. Ayan ho yung mukha ni Tatang. Ang pangalan niya, ano? Manuel Mejorada. Manuel Mejorada. Sabi niya ho sa mga video niya, unang tingin pa lang daw niya sa akin, hustler na. Opo, hustler ako sa pagtulong. Meron pa ang isang kwento, may isang coach daw na bira ng bira sa akin at sinasabi na ini-scam ko daw ho si Bernard Chong. Paano ko ilabas ko sa yung mga dokumento na si Bernard Chong pa may utang sa akin? Maniniwala ka? Tawagin mo si Bernard, puntahan mo siya, nasa Excelsior Tower siya, tanungin mo ng personal. Pero hindi mo na matatanong kasi binlock ka na niya sa Facebook. Sinakyan ka lang niya nun. Binlock ka niya na. Hindi mo na siya matatanong. Ha? Okay? O, kalimutan. Tanungin nyo. Yung sinasabing ako daw ay nang-i-scam at si Bernard Chong daw ay aking financier. Brad, si Bernard ang may utang sa akin. Yes. I have all the evidence here. At lahat ng tauhan ko rito, alam nila kung sino yung may utang. Hindi ko ugaling mangutang at hindi ko ugaling mang-scam ng tao. Dahil marunong ho akong maghanap buhay at ako ho'y nagmana, ako ho'y binigyan ng kabuhayan ng aking mga ninong, mga ninang, mga tsuhin, mga kamag-anak ko sa maraming angkan. Ngayon, oh, yung sinasabi nyo na may source kayo na ang anak ni Pacifico ay tatlo lang, si Mariano, Pinky, Perlita, mali ho kayo. Lima pa ho ang buhay na anak ni Pacifico Edralin Marcos. Pero yung anak po niya sa first family niya na sila Tita Lloyds, dalawa na lamang po dahil sumakabilang buhay na po si Mariano Marcos II. Si Ate Pinky na lamang po at saka si Ate Perlita ang natitira. Sorry po, hindi ko po ito gustong gawin. Ate Pinky, Ate Perlita, Ma'am, pasensya na po. Pero ako lamang po, kaya ako po ginawa tong reaction video na ito dahil labis na ho akong nasasaktan. Marami na ho silang idinadamay. Kung may problema ho kayo sa pagkatao ko, yung nanay ko ho ang tanungin nyo. Pero ang natatandaan ko lang ho sa buhay ko, hindi ako nang hingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Bagkus! Wala ho ko sasabihin. Basta bagkus lang. Pasensya na po. Hindi ko po... I don't mean to say this, but... Pinky, sorry. Pasensya ka na. Nasasaktan na lang talaga ako. Masakit na ho masyado. Pero yun lang ho. Anong pangalan na matanda na yan? Manuel Mejorada. Oh, ito advice ko sa inyo, Tatang. Since puro kabastosan yung lumalabas sa bunganga nyo at puro fake news yung pinagsasabi nyo, pangalanan nyo nga kung sino yung nagsabi sa inyo kanyang source nyo na malapit sa pamilya Marcos. Sige na! Pangalanan nyo! Para makilala ko naman, para masabi ko kung totoo. Ha? Kayo naman yung mga ibang basher, dikit kayo ng dikit na mag pinipilit nyo ko idikit kay Senator, pinidikit nyo kay Bongbong, kay First Lady. Eh bakit nyo gagawin yun? Unang-una, wala naman ho akong ano para sa kanila. Di ho ba? Kaya huwag nyo na hong idikit. Okay? Yung pangalan ko sa kanila. Kung ako'y Marcos, yun ay gusto ng aking ina. Ha? Ngayon, kung nababalitaan nyo ho na may nagsasabi dyan na ako daw ay anak ng Pacifico, etc., etc., ay dapat ho, doon kayo magtanong kay sa anak ng Pacifico. Huwag nyo hong kalampagin, huwag nyo nang guluhin yung first family na nananahimik. Nananahimik ko si Senator Marcos, nananahimik si Senator Aimee, nananahimik ang unang ginang, ginugulo nyo. O doon ko kayo mag-complain. Doon sa anak ng Pacifico, dahil napapabalita nga ho na ako daw ay anak ng Pacifico. Balita lang ho yun. Ngayon, masasabi ko kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Hindi ko ho yung kagustuhan. Kaya lang itong matandang ito, hindi ko alam kung gaano kabalasubas itong matandang to. Eto? Ay, hindi ko alam eh. Ang dal-dal ho nito. Ang source daw niya ay malalapit sa mga Marcos. Pangalanan niyo ho kung sino yung source niyo. I'm sorry to tell this, pero alam niyo, napupuno na rin ako eh. Na tingnan niyo, inaabot ho ko ng umaga para lang mapaglingkuran ko yung mamayang Pilipino. Alam niyo, kung anong oras na.
Ayan o, alas 4 na. Bakit ho ako'y gising pa? Eto o. Yung madaling araw na darating para ma-pick up ho itong 200 PPE na ito. Ayan. At yung mga gatas na nandirito ngayon. Kaya advice ko sa iyo, Tatang, anong pangalan? Manuel Mejorada. Yang nalalabing buhay mo, dapat inuukol mo na lang sa paggawa ng kabutihan. Dapat yan inuukol mo na lang sa paggawa ng mabuti. Ang tanda-tanda mo na ho, chismoso ka pa. Eh, hindi ka ho mapupunta sa langit yan. Ha? Ngayon, kung ikaw ay may awa ho sa kaluluwa mo, ay dapat yung edad mo gumawa ka na ho ng mabuti. Tama ho. Fake news ho yung pinagsasabi nyo. Ha? Hindi ho tatlo ang anak ng Pasipiko. Anim ho. Lima pa ho yung buhay. Ha? Ngayon, ngayon, kapag ka pinihilit talaga nyo ako, eh palalabasin ko ho yung tatlo pa. Palalabasin ko ho yung tatlo, maliban ho kay Ate Pinky at kay Ate Perlita. I'm sorry. I didn't mean to drag your name. I'm sorry. But this man dragged it first. This man, in the name of Manuel Mejorada, dragged your name. So ako'y rebuttal ko lang ho ito. Actually, napakarami niya. Ayan. Once again, Ate Pinky, Ate Perlita. Alam ko nasa ibang bansa si Ate Perlita. Ate Pinky, sorry. I didn't really mean to drag your name, but this man in the name of Manuel Mejorada dragged it first. So gagawin ko lang ho ito. Ito na yung first and last na magsasalita ako. I don't want to speak about Senator Marcos, he is a good leader. Yun lang masasabi ko. Senator Amy, ayoko magsalita. Ang alam ko lang, you're a good leader too. Yes, you are my inspiration too. First Lady, my respect to you is there. Sorry po Ate Pinky, hindi ko po ito gusto mangyari. Pero nasasaktan na ho ako sa pinagsasabi ng matandang to eh. Itong si Manuel Mejorada. Ito, pakita pa nga natin yung mukha nito isang beses pa. Ito. Yan. Nako. Tata. Bago pa kita kasuhan ng sandamakmak na kasong libelo, itahi mo na yung bunganga mo. Ang advice ko na lang sa'yo, Tang, yung nalalabing buhay mo, ituon mo na lang sa paggawa ng mabuti sa tao. Ituon mo na lang yung nalalabing buhay mo na gumawa ka ng mabuti, matuto kang tumulong. Kung ano yung lakas mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Ito, tandaan nyo, sinabi ng Biblia, what you do, kung ano ang ginawa mo sa pinakamababang uri ng aking brethren, ay ginagawa mo sa akin. Ako po, wala naman ho ako ibang hangarin, kundi ang makatulong. Eh, binuhos ko na nga ho lahat. All out na ako. 600 tonelada na ho yung aking napapamigay. Siguro ang gatas ko na ipamigay ay libu-libong sa... Hindi ko na ho mabilang. If I will put it in millions, sobrang daming millions po ng nagastos ko na. Sobra na ho. Baka kalahati na ho ng isang ira ng isang buong munisipyo yung aking nagastos. Tapos ganyan po. Kaya nasasaktan na rin ho ako eh. Kaya just to put this to an end, Manuel Mejorada, alam nyo, hindi naman maganda kapag sinabi kong titirisin ko kayo. Hindi rin naman ho maganda pag pinatulang ko kayo. Ha? Tinatrial nyo ako by publicity eh. Ha? Bakit di nyo dalin sa korte yan? Ha? Grabe. So tatapusin ko na ho to. Ha? Ang akin na lang ako masasabi, itong matandang yan ay puro kasinungalingan at fake news ang pinagsasabi. Mm-hmm. Yung kanya, isa lamang ho ang source nila eh. Paulit-ulit eh, paikot-ikot. Oh. Yun ho, kasi ng aking mga litrato noon, alam nyo ho yung inedit-edit lang ho yan. Basta ito ho yan, ako ho, alam ng buong Pilipinas na ibinuhos ko yung sarili ko, lahat ng meron ako, para sa mga Pilipino ngayong may epidemya. Yun po yun. So, sir, ipinapanalangin kita na bigyan ka ng Diyos ng tamang kaisipan. Ipinapanalangin ko ang iyong kaluluwa na sana magkaroon ka ng upuan sa langit. Yun na lamang ho.
Pasensya na ho kayo, reaction video ko lang ito. Ipinapanalangin ko na magkaroon kayo ng upuan sa langit. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ipagpatuloy nyo po yung ginagawa nyo. Pagpatuloy nyo. At sana magkaroon kayo ng upuan sa langit. Pero little advice to you, tatang. Gumawa na ho kayo ng mabuti. Kakapraso na ho yung natitirang buhay sa inyo. Huwag nyo na ho sayangin sa walang katuturan. Baka sa impyerno ho kayo pumunta. Mga supporters ko, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi po ako titigil sa pagtulong. Maraming salamat po.